tayo po ay gagawa ngayon ng lumpiang Shanghai. Ito po ang ating mga ingredients. Giniling, kailangan po natin ng itlog, sibuyas, bawang, ang ating wrapper, raisins po optional, kailangan din po natin ng carrots, ng magic syrup, paminta at ng ating celery. So yan po mga kabongski ang mga kailangan natin sa paggawa ng lumpiang Shanghai. Tara na, gawa na tayo. Mga kabongski, hahaluin na po natin ang ating mga ingredients sa paggawa ng lumpiang Shanghai. Lagay na po natin ang ating carrots. Sunod po natin ang ating celery. Yung iba po guys, hindi naglalagay ng celery. Pero sa akin po, mas gusto ko ng may celery para pampabango at pampalasa na rin. Sunod po natin ang ating bawang. Ang ating sibuyas. Ang ating paminta. Ang ating asin. Depende po kung ilang kilo yung inyong gagawin. So, isang kutsarang asin lang po yun. Lagyan din po natin siya ng magic syrup, pampalasa. So, dalawang kilo po yung giniling natin. So, isang magic syrup ang gagamitin natin. Pwede din pong veggie, depende po sa inyo. At saka lalagyan din po natin siya ng dalawang itlog. At lalagyan din po natin siya ng raisins. Ang paglagay po ng raisins, mga kabongski, depende po yan sa inyo. Ha? Optional lang po yan. Ako kasi mas masarap pag may raisins. So, haluin na po natin siya. Kailangan po natin siyang haluin ng maayos para kumalat po yung mga panlasang nilagay natin. Pagkatapos po nating haluin, mga kabongski, babalutan na po natin siya. Mga kabongski, tayo na po ay magbabalot ng ating Shanghai. So, kumuha lang po ng kalahating kutsara. Ilalagay po natin siya sa ating wrapper. Medyo ihiwa-hiwalay lang ng konti. Saka po natin ibabalot. I-roll lang natin ng tatlong beses. Saka natin ititiklop ang kanyang mga gilid. Pagkatapos ng both sides. Saka po natin siya i-roll ulit. Then, sa dulo po, lalagyan natin ng itlog. Yung iba po, gumagamit ng water. Nakadepende po sa inyo. Pero, mas gamit ko po ang itlog para mas maganda po yung kanyang dikit. So, ganyan lang po, guys, ang ating way ng paggawa ng Shanghai. So, ayan po. Ayan na po mga kabongski, ang ating binalot na Shanghai. So, sa 2 kilo po, kaabot po kayo ng mga 150 pieces. So, ayan po.
So, piprutuhin na po natin siya ngayon. So, ayan po mga kabongski. Mainit na yung ating mantika. Magprito na tayo ng Shanghai. So, ayan po mga kabongski. Mainit ang ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating Shanghai. Kailangan po slow fire lang tayo. Para hindi po masunog agad yung wrapper at maluto yung nasa loob ng Shanghai. Para maganda po yung pagkakaluto niyo mga kabongs, kailangan ano siya, deep fry. Para pantay po. So, antayin po natin siyang maluto. So, ayan mga kabongs, malapit ang maluto ang ating Shanghai. Kailangan po, slow fire lang tayo para hindi masunog ang karne sa loob. So, yun po, babalik tayo lang natin siya maya, ikut-ikutin para maduto ng buo. Para pantay po yung pagkakaluto niya. Ayan na po guys, ang ating finished product. Ang ating lumpiang Shanghai. My own version po. So, lagyan lang po natin siya ng jufran. Then, i-dip nyo lang po siya. So, that's it. Pansit. So, salamat po guys sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating channel, ang Kabongski TV. Stay safe po and God bless.